birthday. Happy birthday to you. Sige, lain mo. Ayan, mga tropa na. So, today, ang gagawin po natin is money cake, no? So, yung money pool sa isang cake, no? So, ganito po ang paggawa nito. So, ang mga pera po na to ay ipapasok natin dito sa mga plastic na to. Okay, sa mga individual na mga plastic na kung saan kaso yung pera. At pwede rin tayo maglagay ng mga greetings. Okay, sa loob. Habang binubunod po yung plastic na yan, is may mga lumalabas po ng mga greetings. At pwede sumunod yung pera, or pwede mo na yung pera, sumunod naman yung greetings, or pwede yung greetings lang ilalagay. Bahala na sa diskarte. But for now, we will be teaching the basic of doing this. So, ito pong mga pera na to, ilalagay po natin dito sila. Mga pera na to, sa mga greetings na to, ilalagay po natin dito. Isang pera, isang bill po ay isang plastic. Sa greetings, isang plastic po. So, ibig sabihin, individually po natin ito babalutin ng mga etong ganitong mga plastic, mga individual na mga plastics. Ayan na. Okay, so, gagawin na po natin para mas mabilis. Ito po siya. Okay, ito na po. Ayan, so, nakabalot na po siya. So, ito na po yung sumunod na step natin, no? Nabalot na po natin yung mga ilalagay natin sa ating pool money cake. Yun, so, ngayon na naka-plastic na sila individually, naka-wrap na sila individually. Okay, so, ang gagawin naman po natin next dito is, pagdudugtong-dugtongin po natin ang bawat isa. Kayo na pong bahala kung ano ipamdidikit ninyo. So, ako gumagamit po kami ng scotch tape. Okay? So, dudugtong-dugtongin po natin yan. Ayan, hanggang sa mapupo siya. Okay? Para pag hinatak siya, para pag hinatak po siya, hindi magtutuloy-tuloy po siya. Okay? So, dugtong-dugtong po yan. So, maging maingat po kayo sa pagdudugtong, lalo na kung mayroong mga instruction, no? Mga kaakibat, mayroong mga greetings na kaakibat according doon sa request ng client. Okay? So, para hindi po kayo magkamali, i-double check nyo laki yung ginagawa ninyo. Okay, so ito na po. Dudugtong-dugtongin na po namin siya. Kami po ay gumagamit po ng scotch tape. Eh, so, gumagamit mo ka ng scotch tape. Okay, let's do it. Here we go. Ayan, so, naka-individual na po siya. So, yun. Sa libawa naman sa ganito, itong mayroon siyang karugtong kasi na greetings, no? May mga paandar po yung client namin dito. So, tulungan po kami sa idea na to. So, ang gagawin naman po namin is, ang itong mga greetings is nakaharap kung saan nakaharap din yung mga pera. Para tuloy-tuloy yung parang yung flow ng emotion. So, parang mas maganda tingnan. Okay? So, yun po. And, maglagay ka po ng extra 1 to 2 plastic doon sa pinaka-tuktok, sa pinaka-front, sa pinaka-first na bill or greetings na lalabas doon sa cake. Para ito po yung magiging, ito dito ka po magmamanipulate yung paano mo siya ididikit doon sa hahatakin doon sa ibabaw ng cake. Ayan. So, yun po. Ayan, so dito mo pwede dikit yung anumang pwedeng hatakin na ilalagay mo naman sa ibabaw ng cake. Okay, so kung wala kasing extra na ano, pera po agad yung makikita. So yung para po siya maitago. Ayan, pag hinatak mo to, So ito muna yung makikita, hindi makikita yung pera. And maitatago mo ng maayos yung pera. Okay, so sige po. Ito po, ang sunod naman po natin gagawin ngayon ay i-roll po natin ito. I-roll po natin siya ng pinakamaliit na possible para hindi siya kakain ng malaking space doon sa cake po natin. Okay? So, i-roll po natin siya mga 1 to 2 to 3 times hanggang, kasi medyo matigas pa po ito ngayon eh. So, para ma-roll po siya ng para lumambot po siya. Okay? So, ito na po. Gagawin na po natin siya. Ayan po. No? So, yun. Na-roll ko na po siya. No? Roll na po siya. So, ito naman po ngayon yung ilalagay natin doon sa loob ng cake. Of course, talagyan po natin ito ng box. Yung function natin gagawin is yung paglalagay po ng box. Huh? Yung box. Pero, ito muna ay
So nakatatlong beses ko po siyang ni-roll. Pagkatapos ko po siyang ni-roll, tinatanggal ko po, ni-roll ko ulit, tinanggal ko ulit para mas lalong lumambot yung plastic muna. Okay? Pagkatapos ngayon naman, ang gagawin po natin bago po natin siya i-finalize, ilalagay ko po muna siya doon sa aking tester. Meron po akong kasi ginagawang tester na ano, na box. Meron po akong ginagawang box na tester kapag manikik po yung ginagawa namin. Para po doon ko po siya i-test ko po siya kung sasabit o hindi, kung may kulang pa o wala, kung anong dapat yung gawin. Okay? So, yun po. So, ang sunod po natin gagawin is i-test ko po siya doon po sa box na aking ginawa. Sige po. At gawin na po natin ito, of course. Ayan, so, nakaroll na po siya. So, nakapantay as much as possible po is maganda po yung pagkakapantay, yung laki niya. No? Ayan. So, hindi po siya nakapalabas para hindi po siya gumigiwang. So, dapat maganda po gagawin para hindi po siya gigiwang. Ayan, so, dapat maganda po yung pagkakaroll sa kanya para hindi po siya gigiwang. Okay, so, pag gumiwang po kasi siya, may posibilidad po na ma-fold itong plastic na to, sumabit siya at matigas, baka umangat pati yung buong box. Okay, so ito na po, gagawin na po natin siya yung testing. Okay, so ito lang po. Ayan, so lagay ko muna siya dyan, kunin ko muna yung box na aking pagpapraktisan. Okay, kukunin ko na po yung box. Ayan, so ganyan sinabi ko kanina, bago ko siya ilagay doon sa actual na mismo na box na paglalagyan at ilagay doon sa cake, ay tinitest ko muna siya. Meron akong tester na ginagamit para makatiyak na hindi siya sasablay. So, ito po yung tester. Ayan, so papasok ko muna siya dyan. Saka susubukan ko siyang hatakin. Subukan ko siyang hatakin ngayon. Sana niya matumba. Alam ko na tumatak. Ayan. So, tatry natin siyang hatakin ngayon. Okay, so ibig sabihin ng ganyan, smooth yan. Okay, nakalak naman, nakasada naman ito sa gilid eh. Ayan. So dapat hindi siya sumasabit, dapat tuloy siya. Okay, tapusin mo. I-test mo ito makadalawa, makatatlong beses para makasigurado ka hanggang sa makuha mo yung pinaka dulo. Ayan. And there you go. Okay. Ayun po, tuloy-tuloy po siya nakuha at pangalawang test ko na to sa kanya ngayon, i-roll ko na siya ulit para doon sa final na lagayan niya doon sa cake. Ayan. Ayos. So, ayan. Final na natin, lalagyan natin siya doon sa cake na. Mamaya papakita naman namin yung lagayan, ng actual na lagayan nito kung paano siya, anong hitsura niya. Binabalot pa kasi namin niya kung hindi tin foil yung tin wrap. Okay, so mamaya ulit. Ayan, so nailagay na po. So ngayon, ang gagawin pa po namin is kikinisin po namin yung icing nito para achieve pa rin yung sharp edge. So, tingnan, sharp edge pa rin siya. Anyway, focus tayo dito sa so ito na po, nakabalot po siya ng foil, tin foil, yung pangbalot po natin ng pagkain, yung pang-ihaw ng bangos. Ayan, so para safe pa rin siya, kahit na nakadikit siya doon sa cake. Okay, so yun. Ayan, so babalotin na po natin ito ng fondant. Okay, maya-maya ulit. Ayan, so natapos na po siyang balutan ng fondant. So ang ginawa po natin dito is, yung butas po ng box, no, yung butas ng box doon sa loob is, tinapat ko natin dito sa fondant na to, ginuhitan din natin kung saan dito pululusot yung ito po yung hahatakin. Okay? So ayan, step by step po tayo. Nakita nyo na po. So, hindi na po natin ginawa yung pano. Ang pano, ibang kurso po yun. So, sunod naman pong natin gagawin is dedekorasyon na po natin itong cake na to. At maglalagay po tayo dito ng trigger. Ibig sabihin trigger, yung gagamitin o hahawakan o bubunutin at kung saan ito pwedeng idikit. Para pag hangat noon sasama na itong papel na to, itong plastic na to. So dapat hindi po ito makikita para surprise po siya. Okay, so mamaya ulit and God bless everyone. Ito na. Ayan. So yan na po yung finished product. Ito yung buong money cake. Yung money is nakaloob na sa box na nakikita nyo naman kanina. Pag hinatak tong happy birthday, pag hinatak yan, ay
lalabas na ngayon yung mga nasa loob nito. Okay, yung ginawa natin kanina. So yan, ganun lang kasimple paggawa ng money cake. So, ang gagawin lang natin, di ba, kanina may plastic, dapat ay tatago mo siya, maganda yung pagkaka-tape mo yan dito. At itong mga grass-grass na to, yan yung mga pang-camouflage lang natin para hindi siya makita. Okay, so eto na yung finished product natin. So, yun po yung paggawa ng money cake at kung paano i-assemble yung ating money doon sa loob. God bless everyone. Thank you and bye-bye.